I go. Hello, iBilibers. Hi, Kuya Chris. Good morning. Hello, din po, iBilibers. Sunday morning na naman, kaya welcome sa inyong favorite science tambayan. Ito ang iBilib! Siyempre, itong paboritong tambayan ng mga kids. Ha? Kaya kasama ko ngayon ang Kapuso Kiddie Stars na sina Euwenn Aleta. Hi ka naman. Hello! Si Leanne Bautista. Hi, iBilibers! At si Angelica Ulip. Hi po, mga iBilibers! Tayong tatlo lang po ba? Kasi nga po, tulad po na sabi nyo, parang kulang pa eh, meron pa isa eh. May isa pa tayong makikitambay. Para mas masaya. Para masaya, di ba? Tama kayo dyan. Sino? Well, Euwenn, siya lang naman ang ultimate female survivor ng Starstruck Season 7. Alam niyo ba kung sino? Alam niyo kung sino? Si Ate Shayne? Tama kayo, si Shayne Sava! Hi, Ate Shayne! Hello, hello, hello! Hello, Euwenn! Hello, Ate Shayne! Hello, Leanne! Welcome to iBilib. First time mo, ha? Opo, first time ko po dito. Galing! Eh, buti na lang nag-experiment tayo, di ba? Marunong ba kayong magluto ng itlog? Ay, ang puso! Talaga, kaya niyo bang magluto ng egg ng hindi gumagamit ng init? Pwede ba yun? Experiment tayo! Okay, ang mga kailangan natin sa experiment na ito ay ang pan, liquid na nasa pan, apo, fork, itlog, yes, raw egg, and thermometer. Ikaw muna, sige. Pwede ka magbiyak ng itlog. Okay, Leanne, go, crack. Isang egg. Okay, isang egg. Isa lang, crack, tapos ilagay natin sa... Ayan. Oh, okay. Measure natin yung temperature ng... ating pan, ha? Angelica, ikaw. Celsius po yun, ha? O, yan, bumababa, o. 21! Pagbaba na ng magbaba, iBilibers! Okay, so ano na temperature natin dyan, Angelica? 18 degrees! O, 19, o. Malamig siya, di ba? Who would have thought na kaya magluto ng itlog sa temperature na 19 degrees Celsius? Pero Kuya Chris, hindi po yan pwede kainin, di ba? Wag. O, kids, ano masasabi niyo sa ating experiment na cooking an egg without heat? Inassume ng marami na yung liquid na pinaglagyan ng itlog ay tubig. Pero actually, denatured alcohol ito or ethyl alcohol. Ito ang kadalasang fuel sa alcohol burners and camping stoves. May protein molecules sa itlog. Alcohol denatures those proteins. Dahilan para magkumpol-kumpol ang nasabing molecules at magcoagulate o tumigas. Kaya lang, hindi ito pwedeng kainin kasi nababad na ito sa alcohol. Dahil dito ako ngayon sa Pace Academy, Talayan Campus. At fresh na fresh din ang makakasama ko from Starstruck 7 Avengers. Walang iba kundi sina Pamela Prinster at si Jeremy Sabido. Alright! Hello mga ka-iBilibers! Hi, Rodfield! Yes, hello! Hello, Kuya Chris! Hi, Pamela! Hi, Jeremy! Ang saya naman, lumalaki na ang Believables family natin. Oh, experiment time na. Okay, Chris, makakasama rin natin ang ating mga kapuso, Kitty Star! Si Caprice! At kasama ko rin naman si Seth! Welcome sa Believables Kitty Rocket Challenge! Siyempre, we need our materials muna. So, we need an old plastic bottle, a funnel, cork stopper, vinegar, and baking soda. So, ang step one, ibuhos ang suka sa bote gamit ang funnel o imbudo. Ang nilalagay po natin dito sa bote ay total of 45 ml ng suka. At ang next na po natin ilalagay ay ang baking soda. 2 teaspoons lang po ng baking soda and then magbo-boom na siya. Yeah. So ilalagay natin yan sa tissue. Mananalo tayo dito. Di ba pataasan ito kayo? Oo, yun pala. Pataasan ito ng pagtalsik. Galing ano? Then, takpan natin ng rubber stopper or cork yung bote. Yan. Bilis, takpan natin. There we go. Oh, tapos na yun? So ngayon, kayo naman. It's your turn. Here we go. The baking soda. Dito muna. And blast off! And blast off! And blast off! Alright, 1 point sa Team Jeremy at 1 point naman sa Team Pamela. Ah, so that means meron tayong decision time.
magkakaroon tayo ng tiebreaker! Tayo po, tayo, tayo! Shake, shake, shake! Shake, shake, shake! Huwag po ganun! Ano, sa tingin nyo, kaya nyo bang taasan yung ginawa nila? Jeremy? Yeah, kayang-kaya yan! Let's go, let's go! Shake! Sabi ko! So, ayan na po, no? Malino na malinaw ang nanalo ay si Jeremy at si Seth. Congratulations! Baking soda is sodium bicarbonate with the chemical formula NaHCO3. Isang molecule nito ay binubuo ng one sodium atom, one hydrogen atom, one carbon atom, and three oxygen atoms. Ang vinegar naman ay pinaghalong acetic acid and water. Nung pinaghalo ang dalawang ingredients, yung hydrogen atom ng suka ay nagsama sa hydrogen and oxygen atoms ng baking soda. Kaya nabuo ang molecule na H2O or water. Samantala, yung acetate ion ng suka ay nagsama sa sodium atom ng baking soda at bumuo ng sodium acetate, isang uri ng salt. Ang natira sa baking soda ay carbon dioxide. Dahil malaya na ito sa ibang chemical bonds, nakakatakas na ito bilang gas. Lalakas ang pressure sa loob ng bote hanggang sa mabuksan ang cork or stopper. I believe! Parang lumilipad talaga ang feeling pag-experiment natin dito sa... I believe! Plaka! Ang tagal ko nang dinakita ng ganyan, ha? So, hindi na po natin siya pwede gamitin. Well, pwede natin sila i-recycle. Let's itong kailangan natin. Plaka, heat gun, safety goggles, wow, safety gear, mga bowl. Ayun, bowl. So, pinatong ko na ang ating plaka dito sa ibabaw ng glass bowl. Alalala, sumusunod. Tapos, tatapat ko yung ating gun, itong heat gun. Ang galing! Diba? Yan na. Ang galing, oh. Na-deform na siya. Na-deform na siya ngayon. Ang galing! Pag medyo malambot na siya at na-deform, ilalagay natin siya dito sa loob ng... Bowl? Bowl. Ayan na. Tama. Obo kaysa po yung mga mold na gamit. Oo. Hindi na clay. Okay. Ayan! Galing na ayan natin. Na. Ayan natin. Ito na. Ito na ang ating... Let's see the finished product. Wow! Wow! Ito, 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 ito. Bago pa ang streaming, download, MP3, CD at cassette tape, meron ng plaka o ang phonograph record. Sa surface nito, may spiral groove kung saan nakapaloob ang kanta o mga tunog sa pamamagitan ng analog technology. 1889, lumabas ang unang form ng plaka, pero noong 1948, polyvinyl chloride na ang ginamit na material para rito. In short, vinyl records or vinyl. Para patunugin ito, ilalagay ito sa turntable, ang polyvinyl chloride ay isang uri ng plastic. Naapektuhan ito ng heat, kaya nababago ang forma pag nainitan. Okay. Uy! Ano yung ginagawa ninyo? Eh kasi kuya, malapit na po yung Pasko. Oo! Napansin ko po na wala po kayong Christmas decors! Oo nga, no? Tama nga kayo. Malapit na nga mag-Christmas, wala pa ang decoration dito sa ating studio at laboratory. Gawa po tayo, Kuya Chris. Oo, oh, tara. Sige, ano bang gusto niyong Christmas decor? Ito po natin niyo. Christmas tree! Christmas tree talaga gusto niyo? Oh, sige, Apo. Sige, sige. Ito po, Kuya Chris, gumawa po muna kami ng skeleton na punong Christmas tree. Gawa po siya sa rattan hoops, sa sticks ng kawayan. Meron din po tayong alambre at tubo. Kailangan din po siya ng tubo. Na, may tubo. Opo. Oh. At syempre, CDs po para damitan po natin yung Christmas tree. Ang bigat mo! Ang bigat mo! Yay! Yay! Ang bigat mo! Okay. And then, teka, meron pa. Oh, ano pa po? Christmas light! Dim lights, please. Wala. Ayan, konti lang. Ta-da! Yay! Ay, di ba? Christmas lights pa tayo. Kompleto
Kompleto na ang Christmas natin. Meron tayong recycled Christmas tree. Or mali. Mali. Christmas tree na gawa sa recycled materials. Yes. So, CDs, ratan, kawayan. May star tayo na gawa sa board. Diba? Tubo na luma na. And Christmas lights. O, diba? Opo. Alambre din. Oo, tama. Tama kasi dyan. Tapos po, mga iBilibers, kung gusto nyo... Nangabala. Opo. Okay, lights on, please. At masaya pa siya.